magandang araw guys. Ganun guys, isa lang yung makin na para manaman natin. Tayo muna. 7302. So, malaki ko sa pito guys. Ibalik ako guys, pag matapos na yung makikita nyo. So, ito yung papunta na ayaw ko na. Tapos, pabalikan natin guys. So, ayan na guys, finally. Kasi pinan niya sa kawa yung memory. Okay? So, may kailangan na to my YouTube channel. Bye-bye and God bless. See you. Mapagpalang araw, may client tayo na Honda Fit. So, ang issue nito guys is yung kanyang transmission na CVT, automatic transmission. So, ang history nito, sabi ng may-ari, wala dong hatak, tapos walang takbo. And then, sa tuwing aandar na siya, nanginginig yung transmission. Buong transmission nanginginig. Tapos may mayang konti, hindi na umaandar yung drive, wala nang kagat yung drive. And then yung minsan yung reverse, kumakalabog. So maraming problema ang nasa loob nito. So hindi tayo pwedeng magtumok-tumok, kailangan din na mag-undergo muna ng engine scan para ma-surable natin yung problema. So samahan niyo ko guys kung ano yung pwedeng may address natin sa issue na to. So ang issue niya talaga is transmission. So hindi natin pwedeng baba agad yung transmission kung hindi tayo mag-review kung ano yung pwede natin magawang remedy. Sana wiring lang o electrical lang o sensor lang ang pinipulitan. So samahan nyo ko guys, diagnose natin kung ano pwede may tulong. So tara, sa engine tayo guys, gamit yung scanner. Okay, so nasa loob na tayo ng check natin guys, start natin yung makina para malaman natin yung code. Okay, so susi, start natin para malaman natin kung anong engine indicator lights yung lalabas. So marami, ABS, SRS, yung anti-brake system, ang ABS ibig sabihin niya, ang SRS, ito yan yung sa airbag niya guys. So at saka especially yung check engine. And then magugulat kayo bakit merong CF na naka-indicate na kulay green. So huwag kayong matakot, temperature lang po yan. So mawawala yan pag na-reach niya na yung sakong temperahe na medyo mainit yung makina, mawawala rin yan guys. So ito ang problema, ayan. So yan ang i-address natin. So samahan niyo ko guys, tingnan natin kung ano yung maiambag natin dito na matanggal natin yung problema. Okay, so duda ko nito nasa ano lang ito, transmission. Kasi ang sabi ng may-ari, ano daw, hirap siya umahon. And then biglang kumakadyot ng malakas. So ang engine, pakinggan natin. So far okay yung makina, wala akong makita na problema. So kailangan ito hindi hulaan. So undergo natin ang scanner, okay, para tumbok talaga yung problema. Kasi mahirap maghula-hula guys pag FI. So ang masabi ko lang, kailangan gamit yung scanner para makita nyo talaga yung problema at ma-solution na agad. So tara, scan tayo guys, let's go. Patayin ko muna. So hanapin natin yung DTC nya. So yung DTC ng mga Honda Fit na mga conversion dito sa bandang kanan sa passenger side, silipin natin guys. Ayun, oh. Ayun, okay. So gawin natin, kabitan natin to guys. So ayan na guys, start na natin. Iyon natin yung susi. Okay, so ayan. So ngayon gawin natin, turo ko sa inyo paano paggamit ng cancel. Simple na naman to, basic lang to guys. So pag gusto mo i-automatic sya na i-miss mo yung mag-scan, so okay mo lang yan. Ayun, ayan, nakita nyo medyo malabo eh, no? Dilaw natin. Ayun, okay. So ngayon gagawin natin, press natin. Ayan. So mag-automatic na siya mag-process and then siya na mismo yung mag-scan. And tingnan natin kung ano yung main problem. Ayun. So ang problema is okay, na ibig sabihin na-reading niya to guys. Ibig sabihin wala pa siyang dumaan ng putol o ibang kinokondem. Kasi marami kasi mga unit hindi na kayang i-reading dahil may mga hindi na may scan kasi nga may problema na yung loob, pinagpuputol na, dinadirect kino-convert kaya hindi ma-reading. Pag ganito, ibig sabihin na wala pang
hindi pa nagalaw yung ano nito, linya ng mga ECM. So back tayo guys, okay na tayo. And then mag read codes tayo. Ayan o. So okay. Ngayon ano bang unit ito? Honda, di ba? So hanapin natin yung Honda. Yun. Okay. And then automatic current default code is not found in the database. Okay. Okay, ang code is P18888 ng Honda. Ibig sabihin CVT speed sensor. So ibig sabihin guys, meron siyang faulty na CVT speed sensor dun sa loob ng either input speed sensor or output speed sensor. So depende sa dalawa doon. Then ano ibig sabihin yun? Ibig sabihin meron siyang yung sensor harness niya is open or shorted. Ibig sabihin grounded ito, kaya mahina yung ang kanyang electrical supply mismo doon sa kanyang sensor. Mula sa sensor yung kanyang signal papunta sa ECM. So ibig sabihin merong sunog to dito, lost contact, pero nakalagay to open. Ibig sabihin grounded ito guys. So yun ang nagiging problema. Okay, so balik tayo guys sa engine scan para malaman pa natin yung ilang mga code o yung mga fault code ng unit para ma-solve natin yung problema. So tara. Honda. Silaw yun, eh, no? Sabi nga. Meron siya ilaw. Ayun. So ngayon, okay tayo dyan. V10.44. Honda. Ayan. Tapos automatic tayo. Okay. Ito matagal siya guys. So mag-i-scan kayo ito, kailangan na alam nyo yung unit na titirahin nyo, kasi minsan hindi yan nag-reading pero may code siya. So dapat alam mo yung sistema paano mo siya ma-remedy. So medyo matagal nga lang ito mag-loading guys. Please wait. Antayin natin. Yun na. So try natin yung engine system nya. Yung PGM FI diesel. So ang gawin natin, mag-read tayo. Itong current mismo. Yun, automatic system malfunction. Automatic system, ibig sabihin na may problema talaga guys. 7002. Okay, so yung code niya ay 7002. So yan yung hahanapin natin guys ng issue. 70-02 guys, ibig sabihin automatic transmission system malfunction. Hindi gumagana yung kanyang system ng module ng kanyang ECM ng automatic CVT transmission guys. So ibig sabihin mayroong problema talaga sa speed sensor, kasi hindi bumabato yung feedback na galing sa speed sensor. Hindi bumabato yung feedback papunta doon, yung sender papunta doon sa ECM, kaya nagkakaroon ng malfunction. Kaya nangyari, nag-trigger yung kanyang nag-vibrate ng malakas, tapos sumasagunto ng napaka-ingay yung transmission. Kaya nagulat yung may-ari bakit ganun, lumalagabog bigla. Tapos hindi na siya maka-activate ng maayos, hindi na siya makatakbo ng maayos kasi nga maingay na masyado yung yung transmission, so natatakot na siya. So dahil doon sa issue na yun ang nagiging cause. Okay, so at least alam na natin. So ang gawin natin, check ulit natin yung buong system. Okay, so balik tayo guys. So okay na yan, back na natin. So nag-check tayo sa makina, ang lumabas talaga is 80 automatic transmission. So ang gawin naman natin ngayon is yung hindi tayo mag-i-erase ng code. So balik tayo. So punta tayo sa automatic transmission. Sa 80 naman tayo guys, para talagang masurable natin kung ano talaga yung problema. I-off ko lang ilaw. Masyado akong sakit sa mata. Ayan. Hindi ko na mapasa. Ayan. So dito tayo ngayon sa read trouble code. So read current DTCs. CVT speed sensor malfunction. So yun ang guys, ang problema. CVT speed sensor malfunction. Okay, so balik tayo guys. Ayan, 36-01. So ibig sabihin CVT speed sensor malfunction, hindi gumagana yung sensor nito. So check natin yung input speed sensor. Yun yung number one na problema nito. So let's go. So back tayo. Wala nang ibang hindi natin i-erase yan guys. So ang gawin natin,
hanap tayo ng sensor na ipapalit. Kukunin mo din sensor dun sa kabila sa engine, tapos hanap tayo ng pwedeng pamalit para pagsalpak natin, test drive natin kung ano mangyayari. Okay? Dito sa ABS para malaman natin yung anong problema. So, ang code nito, wala namang connection ang ABS guys sa engine saka sa transmission. So, marami siya, left front wheel. So, kailangan magpalit kabila ang sensor. And then right rear wheel. So pati yung harap, almost apat na kailangan palitan dahil luma na rin to. Okay. So yun lang. So hindi natin i-erase yan para sure ball. SRS same lang din ito kung makikita nyo. Yan. Ano tayo? Red code tayo. Dalawa. Open or increase resistance in driver airbag. So ito yun, no? So nandito yung problema. Ma-repair mo yan guys, pero ibang vlog yan. Ang concern kasi mayari yung engine. So yun ang titrahin natin sa ngayon. Pero at least alam nyo paano siya pag-scan, okay? So open or increase resistance. So same lang rin, ito rin ang problema nyan. Yan dyan. So sige. So yun lang muna sa ngayon guys. And then pupunta ako sa makina. So tatanggalin mo natin yung speed sensor input speed sensor sensor, okay? So tara. Okay, so medyo ginabi na tayo guys dahil medyo busy tayo. So ito na yung tinanggal ko na speed sensor. So isang input speed sensor. So ang location is yun sa may bandang ilalim. Okay, yun yung input sensor. And then yung output sensor naman, so yun naman bandang kanan. So magkaparehas ang halos na ng mukha, makikita nyo. So ito ipaparta natin. Okay, so ang gagawin natin nito, ipapalit na natin yung speed sensor. Then after that, malalaman natin kung okay ba yung tira natin, okay? So medyo gabi na, baka bukas na natin ito mga papa-under guys. Balik tayo bukas after this. So check natin kung okay na ba yung tira natin, okay? So tara. Okay, so nagpalit na kami ng speed sensor guys. Hindi ko na na-videohan dahil medyo na-busy nga naman tayo. So ang ginawa namin, nagpalit kami ng speed input sensor tsaka yung kanyang output speed sensor. Yan, natanggal na namin, pinalit na namin. So pagpatakbo namin, same issue pa rin, vibrate pa rin malakas. So lahat ng fault code nandun pa rin, pati yung output sensor nandiyan sa likod. Nagpalit na kami. So ang gagawin na lang natin, ang gagawin ko ngayon is mag-actual test ako ng electrical wiring. So para makuha ko yung linya kung bakit ganun. So ibig sabihin may walang problema yung speed sensor, ang may problema yung electrical wiring. So mag-i-engine na electrical system, test muna ako guys. Hanapin ko yung linya nito kung bakit grounded ba to o anong problema. Medyo madugo itong labanan na to guys kasi electrical system naman pag-uusapan. So yung lahat ng sensor, iisa-isain ko yung mga dulo sa dulo na linya. And then after that, balik ako guys pag makuha na natin yung problema. Okay, so medyo madugo ito guys. Okay. Okay guys, so hindi natin na-videoan guys yung pag troubleshoot natin ng electrical system niya. So makikita nyo may mga balat na yan. Tinanggal ko na yung mga cover niya. Yan. So na find out natin na ang main problem talaga is wiring. So yung sensor okay naman, rating ko na okay naman siya. Yung problema ito, yan o, kikita nyo to. Ayun. So ayan na siya guys. Sunog talaga siya. Ayan o. So in-scan ko to, gamit ko yung scanner. Ang lumabas na scan is P1888. So P1888. So ang problema, mataas yung ng electrical system niya dahil dito pala nasunog na yung harness, oh, balat na. Ano, tambot sa to guys, exhaust part. So dalawa yung na tumabi. Ito hindi pa ganoon sunog pero ito sunog na. So may wire na nasunog dito na naka-connect sa speed sensor ng kanya transmission. Ayan o, tingnan mo naman ang mapunta yung wire na yun, mapunta yan dun. Ito. Ayan ang wire niya guys. Ayan. So kaya, ayan, kuminit siya. Tapos papalitan yung sensor. Ayan din. Okay, so, yun ang reason kung bakit nagkaroon ng problema. So, may problema yung kanyang wire. So, pagkain ko muna nito, ayusin ko muna yung wire pagkatapos. Balik tayo, okay? So medyo malaki-laki ng trabaho to. Akala ko kasi magpapalitan tayo ng sensor, hindi pala. Pati yung electrical wiring niya, yung code na P1888. So medyo malaki yung usapin to guys.
I-break ako guys, pag matapos na tayo. So ngayon nakita natin guys, binalatan ko na lahat, inayos ko na rin to. Yung electrical system niya rito, sunog-sunog. So ngayon medyo ano na siya. So tingnan natin yung main reason. Okay guys, so na-check ko na to. So nadugtong ko na, hindi ko lang na video, medyo nabisi ako eh. So ngayon, ito video natin to guys. Ito yung nasunog guys. Ayan o. Kita nyo. So ayan. Yan ang sunog o. Yung wire mismo, nagdikit na yung wire. So yan ang malaking problema. Ayan o. Okay. So ayan o. So yan ang dikit-dikit yung wire. Ito rin may mga sunog din dito. So tinanggalan natin. So abangan nyo guys kung after natin makabit yung mechanism. So tingnan natin kung ano yung mangyayari. So ayan na guys, finally na-rebuild na siya guys. Ayan o. Tingnan yung maigi yung wire. Ayan o. Yung ground meron na siyang yung positive, naging ano na siya, dumikit yung ground. Ayan. So positive to. Kita nyo naman yung wire, sunog talaga. Diba? So yan ang naging cause. Papunta yan sa ECM. Kaya yung connection niya magulo. Nahirapan yung ECM mag-reading. So malaki-laking trabaho to dahil mag-iisa-isa ako nito. Okay, so yan yung mga basic pointers guys para once na mag-tira kayo ng mechanism. So kailangan talaga may scanner, okay? Kasi kung hindi may scan yan, maghuhula-hula ka dyan. So mangyayari yan, magbabaklas ka na mismo ng transmission and then huhulain mo na lang yung solenoid. Ngayon, ang problema niya, pag binaklas mo yung transmission, wala talagang problema pala dun. So sayang, kawawa yung mayayari, okay? So kaya kailangan, visual muna, okay? Wiring niya, etc. Hanggang sa pag talagang naano mo na yung ibabaw, electrical system niya. So ganun pa rin. So kasaka ka natitira dun sa ilalim transmission. Pero kung may sensor pa naman, so palit ka muna, ganun pa rin. So since doon ka na sa transmission. Pero hanggat maaari, kailangan may scanner para tumbok mo yung problema, hindi ka maghuhula. Okay, kasi kung maghuhula ka, wala kang gagalawin dyan, automatic transmission. So magkano ang overhaul transmission na sa mga size mil, 8 mil, isang transmission lang, o overhaul. Ang problema pala dito lang. Diba? So, kawawa yung mayari. So, yun lang. So, ikabit ko ba ito guys, tapos itugtong-lugtongin ko na ito lahat. Yan, pagkatapos yan, balik tayo. Okay? So, at least nakita nyo na yung problema. Yan o, luto ng wire. Yan o, daan ng wire. So, yung positive, nagkaroon na ng negative. Kaya automatic yun. Masisira yung ECM. O, yun yung mga fuse box nito guys. Magpapalit pa tayo ng fuse yung mga mini fuse niya. Sige, medyo hinihingal ako dahil nakatuwad ako eh. Okay, sige, balik tayo mamayang konti pagkatapos yun ng gabi na. Ayan, okay, overtime tayo. Sige. Okay, so magdurugtong tayo ngayon guys. Nakikita nyo, nilagay ko na yung tube shrink. Ayan o, ito yung ilalagay itong pinaka electrical tape. Tube shrink. So tingnan natin kung paano siya gawin. Okay, so nagputol na ako ng wire, magdurugtong ako ngayon guys. Okay, so ayan na guys. Ganto lang kasimple, tirahin to. So, pakagat mo, ganyan. Ayan. Tapos kabila din. So, ayan na siya. So, ngayon, yung tube ring, papasok mo to. Ayan, pasok mo muna sa wire para wait, bawasan natin to. Ayan. Okay, so ayan na. Ulog. So, lugtong natin guys. Yun, lumasok. Okay. Tapos, kailangan may fire. Ah, maangin. Ah, nakita nyo? So, ganda na siya kasimple. Tapos, isa uli. Ido-double nyo para sirbol. So, ganun ang pagdugtong guys. Okay, para hindi mo na kailangan ng electrical tape kasi kakapal yan pag nilagay mo electrical tape. Okay. Hanggang maubos yung lahat ng mechanism yan guys. So ganoon siya kasimple. Yung mga basic tsaka pointers. Ang tawag nito insulator tube shrink. Okay. So may nabibili niya sa Shopee. Pili lang kayo kung anong ano dun. So sige, balik ako guys pag natapos ko na lahat ito pag okay, so natapos ko na rin guys yung pagdugtong-dugtong. So hindi ko manabidyohan yung pero binalot ko na. Ngayon na balot na siya. So ang ginawa ko muna, pinagkakabit ko lahat ng socket para i-scan natin kung halimbawa yung code lalabas pa rin. So pag mag-scan kayo, kailangan alam nyo rin kung basic pointers pa rin guys.
So pag bihasa kayo, pwede kayo mag-scan kahit hindi mo pala kabit yan. Pero pag hindi ka pa ganong marunong, wag mo nang i-try. Baka magkamali ka, lumaki yung problema. Okay? So sa mga medyo mga bihasa lang ito gumagawa ng ganito. Tulad nito, hindi natin papanda rin, i-on lang natin yung susi. Tapos check natin yung scanner kung ano yung lalabas. Kung lalabas pa ba yung P1888. Okay? So let's try. Lagay din ang battery, guys. Okay, so dito na tayo, guys, sa sa loob. Medyo malabo. Okay. Ngayon, saksak natin tong dun sa DTC. Okay. Susi ko na. Wait ko na yung susi. Okay, so i-on na natin, guys. Yun. Then down natin to. And then, ang gawin natin, loading na tayo. Okay, medyo magulo. So, ayan, gawin natin. Diagnose natin ang hayaan mo na siya lang mag-automatic. Dapat naka-park, okay, hindi madara makina. Okay, reading pa siya, guys. So part 2 ito ng ating video, yung part 1 na i-upload natin, so ito naman yung part 2. So okay na siya. So okay. Confirm. Tapos back tayo. And then mag-read codes tayo, guys. Si ilaw eh. Oh, so ayan na lang ang lumabas. So yung ayun. Ayun, madilim. So ang lumabas is P0113. Okay, so ang lumabas is P0113 intake air temperature sensor. P0113. So ibig sabihin ang problema nito is yung kanyang IAT o intake air temperature sensor, which is nakakonect doon sa kanyang air filter mechanism housing set assembly. And then hindi natin ito nakabit, guys, kasi nga nagtanggal tayo and then kaya nag-appear siya. Pero at least ito na lang yung lumabas, hindi na tulad nung nakaraan na sobrang daming lumabas, almost tatlo. So okay, so proceed tayo, guys. Tingnan natin kung ano yung iba pang mga issue. Tingnan natin yung iba pang codes. So din natin i-delete. Okay. Diagnose tayo, dito tayo sa manumano. Pag naman natin ito, saka din mag-delete dito, guys. Nawala na yung code ng speed sensor. Ganyan ko rabay para hindi ka nang silaw. Honda. Automatic. Overtime to, guys. And para bukas, papaandarin na natin. So, sa mga nagtatanong sa akin, so mag-scan pala kayo, kailangan na alam nyo, guys, kahit hindi na assemble yung engine, so alam nyo yung electrical system, kasi pag hindi magkamali kayo, yari magkakasunog-sunog yung wire nyo. So kailangan na medyo may background kayo, theory, bago nyo tirahin. Okay, so tulad sa akin, hindi ko na siya binuo bago ko nag-scan, so kasi alam na natin yung sistema dyan eh. So try natin yung PGMF, diesel engine system. So sa part ito ng makina, itong FGM, FI or diesel engine. So, ibig sabihin ng slash or diesel yan, guys. So, walang pili. Okay, ang hanapin natin dito is yung code ng transmission. So, red code tayo, guys. Red current DTC. So, IAT, sensor circuit high voltage. So, yung tawag niyan yung intake air temperature. Okay, so yun ang high voltage. So either hindi siya nakabit or tawag yan yung electrical system niya. Madali lang yan. So nawala na. So ang gagawin natin ngayon is clear code. Huwag mo natin i-clear code to, guys, hanggang kumandar mo na siya. So sa automatic tayo, tingnan natin automatic transmission niya kung ano yung problema dito.
So nakita nyo na sa engine, so yun na lang, yung I-80. So trouble code tayo. No DTC, so automatic yung problema sa ano niya, sa sensor, wala na. Okay, so bukas, so gabi na ngayon. So mahalaga, nakita nyo yung mga sistema. So bukas natin malalaman guys yung final final natin na test. Okay, sige, balik tayo bukas guys. Okay, so ang gagawin ko ngayon, overtime ako na lang guys yung pagkabit ng mechanism. So ayan na, inayos ko na yung sistema para di siya malaglag at di siya masunog. Tapos yun din, kita nyo na yung bukol na. So safety niyan guys, lalagyan natin ng harness na bago, 3/4 ang size. Tapos kabitan natin yung mechanism para bukas diretso na tayo start. So ayan, overtime ako lang to guys para bukas diretso na. Okay, so ayan yung basic pointers pa rin. Sabi ko kanina, pag i-scan kayo, kailangan na biasa may background yung churi tsaka sa electrical system yung mag i-scan na hindi pa lahat-lahat nakakabit. Bakit? Kasi nagkakaroon diferensya yan, baka mag-short circuit pasunog. So ngayon na, kung medyo may idea ka naman, so okay lang. So ito yung kanina yung I-80, yung intake air temperature. So hindi natin nalagyan kasi nga tawag yan, nasa loob yung ano niya, yung pinakatakip ng air filter. So yun lang muna guys. So bukas, sa awa ng Panginoon, makakabit-kabit na natin ito, matapos na ito, isang katupan na rin. Okay, sabay test drive or makakating test drive. Sige, so okay, so almost done na guys. Ayan, kita nyo naman na naka safety na siya. Ito naman yung malalang pagkasunog, safety na rin. So nakabit na natin 100% na guys. So ano na ngayon, mga almost 11:15 na ng gabi. So hindi na pwede magpa ano guys, kasi baka magalit yung kapitbahay natin dyan, oh. So at least almost done na siya. So bukas natin malalaman to. So try natin to bukas kung status na nakita na kanina yung tawag yan, yung engine, check engine is wala na. Yung I-80 na lang, yung intake air temperature, ito yun. So yan na lang guys. So wala nang ano, wala na tayong intindihin pa. So bukas na lang, balik tayo bukas. So yan naman gamit natin. Sige. Okay, so gawin natin guys, start na natin yung engine. So araw na. Maingay. Okay, ingay mo ha, nag-alarm ka pa ha. So start natin. Pag on, yung check engine na wala. Okay, good. Ibig sabihin maganda, wala na siyang problema. Start natin. Yan, wala na check engine. So, pwede mo din makina. So, ayun na. Tapos na yung tira natin guys. So, walang check engine, hindi na lumabas. Okay, ibig sabihin hindi pa tayo i-risk code. Automatic na siyang nawala. Okay, so paano kung nag-respond pa tayo? Okay, mas maganda na. So, yun lang. So, maraming salamat sa inyo guys. Hindi ko lang ito pa magprotakuin. Kasi busy ako. Marami pa na kanina kasi guys. Ayun o. Ayun na kanina. Mayroon pang Fortuner. So, bagong client natin. Ayan. So, may parating pa. Nasabi ko nga ano. Kasi may mga sipon kasi yung mga tao ko. Sinipon din malakas ang ulan dito nakaraan. So uso ang ubo tsaka sip, kaya solo muna ako ngayon guys. So shout out sa ating lahat guys, so sa mga lahat ng mechanics, sa lahat ng mga pagitang mekaniko, sa lahat ng mga baguhang mekaniko, salamat sa mga unit owner, sa mga follower ko, sa mga subscriber ko. So God bless sa inyo lahat guys. So patuloy pa rin ako mag bibigay ng mga idea, basic pointers para lang sa inyo guys. So maraming salamat sa inyo sa kaya yung fundasyon. Okay, so vlog, at salamat talaga ng marami sa mga buhay ko sa ating Panginoong Jesus. So, siya nagbibigay ng kalaman ko at knowledge, wisdom na nagbula sa kanya guys. So, pray ng Panginoon. So, yun lang. Maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and God bless. See you. Oh.
Da-d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 a